Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat ng mga nakikinig noon at sumusubaybay dito sa Kape, Kwento at Kaalaman. Isang oras na naman ng kwentuhan at kasama ko ngayon ang aking beautiful sister na si Ate Lala. Yes, napakasaya ko ngayon dahil nandito na naman ako dahil... Yes, kasama ko rin ang ating beautiful sister na si Ate Chat. Nagbibilang ba tayo? Hindi ah. Oo, hindi. So, kung ngayon pa lang kayo tumutok sa KKK, kami ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. Samahan niyo po kami hanggang 3 o'clock. Tuwing Sabado po ito, pero makikita niyo po kami sa Cathedral of the King at YouTube. Yes. So, like and follow po para ma-update kayo tuwing magla-live po kami. At marami rin po kaming mga content na I'm sure ma-inspire kayo, especially ngayong November. Oo. Ang theme natin ay pagiging patotoo ng Diyos. So, ngayon, Ate Chat, napag-usapan natin, no, yung nakaraan sa pamilya, sa kaibigan. Mm-hmm. Ngayon naman, sa kaklase at katrabaho. Oo. Paano ba tayo maging saksi o paano ba tayo maging patotoo ng Diyos sa ating eskwelahan, sa trabaho natin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kayo ba ay isang estudyante o nagtatrabaho? Kamusta buhay kayo sa inyong workplace? Gusto niyo po bang malaman kung paano maging isang witness for Christ? So, meron tayong mga interview mamaya. At syempre, meron tayong reflection din from isang deacon. At I'm sure marami po tayong pag-uusapan. Marami kayong matututunan. Yes. Yan. Excited na ako, Ate Chan. Oo, I'm so excited. So, simulan na natin. For gintong ugnayan, pakinggan natin si Deacon Dennis Magdayo sa kanyang pagbasa ng Awit Isa. Mabalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Pinubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin na siyang nagtatangay sa araw ng paghuhukom. Parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Awit Isa. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo, sa iyong pagbasa ng Awit Kabanata Isa. Alam mo, gustong-gusto ko yung sinabi sa awit na to, na kabanatang ito, na mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Alam mo, naalala ko yung time na nag-aaral pa ako. Alam mo naman, syempre napapalibutan tayo ng iba't ibang klaseng influence. Yes, no? 'Di ba? Merong mga medyo goody-goody, merong yung medyo diba? So, tayo ba, paano tayo, kung nasaan tayo sa trabaho, sa paaralan, paano kaya nila tayo nakikita? Tayo ba yung nagbibigay ng magandang payo? O yung hindi masyadong magandang payo? Paano kaya nila tayo naaalala? Yun lang yung
na naiisip ko, Ate Chat, no? Yung na-mention mo na kung paano nila tayo nakikita, no? You know, it's so funny kasi sa batch namin, natatuwa ako kasi niloko nila ako palagi na I believe, pag sinabi mong Ate Chat, ganyan, or si Chat, ganyan, ang sabi nila, palagi daw ako nagsistart with I believe. Parang na-imagine nga ako gano'n, no? Oo, hindi kasi kung ikaw ay isang Kristiyano or kahit kung ano man yung nasa puso mo, ano yung nasa isipan mo, yan ang palagi mong bukang bibig. Oo. Diba? So, if you believe in something, kung naniniwala ka sa Diyos, yan ang usually na lalabas sa ating mga bibig. Mm-mm. So, paano nga ba? Paano nga ba maging isang patotoo? Just be authentic. Yes. Yeah, just be real. And just, i-open mo lang yung sarili mo sa prompting ng Holy Spirit. Kasi lagi siyang nakikiusap sa atin eh. Lagi siyang merong pinapayo sa atin. Yes. So, kapag meron tayong na-meet na kaklase, meron tayong na-meet na katrabaho, na medyo na-sense natin na hindi maganda yung influensya niya, alam mo, meron tayong opportunity. Lagi tayong magdadasal, Lord, give me a divine appointment. Yes. Para masabi natin yung gustong sabihin ng Panginoon dun sa taong yun. Oo. Mm-hmm. Totoo yan. So ngayon, no? Ngayon naman, pakinggan natin. Paano ba tayo maging patotoo ng Diyos sa trabaho? Pakinggan natin ang interview ni Sheck kay Sister Tess Catral para sa Pananaw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah. Kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Ang tema ng pag-uusapan natin ngayong hapon ay pagiging patotoo ng Diyos sa mga kaklase o katrabaho. Bilang tagasunod ni Kristo, maraming dahilan kung bakit tayo dapat ang maging masigasig sa pagbabahagi ng ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Paano nga ba natin ito ibabahagi ang ating pananampalataya, no, kahit sa lugar ng ating trabaho o kahit sa eskwela? Paano nga ba magiging mabuting patotoo? Kaya nga ba maging patotoo sa gitna ng lahat na nangyayari sa paligid natin? Yan at marami pang katanungan ang pag-uusapan namin ng mga kasama ko ngayong hapon. Siya ay kabilang sa ushering ministry ng Cathedral of the King, napakasipag at mapagmahal na asawa at nanay sa kanyang pamilya. At balita ko ho, ano, 23 years na siya sa kanyang kasalukuyang trabaho o kumpanya. Walang iba kung hindi si Tita Tess Catral. Magandang hapon, Tita! Magandang hapon, Sheck! Kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Nakikita ko eh, na parang matagal na to si Tita sa work niya at alam ko marami kang maishishare, no? Excited na ako, Tita. Ngayon, Tita, dahil dyan, paano ka ginagamit ng Panginoon sa iyong trabaho ngayon? 23 years and counting, Tita. Ay, oh yeah, madami actually. You know, kapag yung magtrabaho kayo sa isang multinational company, maraming empleyado yan. So, marami kang pakikisamahan. Maraming, iba yung ano nila, level nila. But God uses me as in lahat kasundo ko. I mean, kasi sa akin walang tinatawag natin, walang masamang tinapay. Basta kahit anong level ka sa kumpanya, manager ka o janitor ka, iisa tingin ko, iisang kumpanya lang naman tayo eh. Iisa lang ang nagpapasweldo sa akin. So, para sa akin, lahat yan, pantay-pantay kami. Kaya mga ano namin, mga messenger namin, pag nakikita na ako sa opisina, talagang ngiti nila, good morning Ma'am Tess, or good morning Miss Tess, yung mga ganon. At saka yung, alam ko, ginagamit ako ng Panginoon kasi stressful din ang trabaho namin, ha? Apo. Dahil kapag ganyan, maraming trabaho, mahal work, sinasabi sa akin, minsan kapag stress ka na, so kapag nasa office, ha, yung nasa office kami, kasi work from home yung iba ngayon eh, pag yung before, nasa office kami, apo. Magkakaroon pa ako ng show, parang ko sabihin nila, oh, Tess, parang hindi ka stress, eh. Parang wala kang ano. Sabi ko, chill lang. Mm-mm. Sabi ko, ang trabaho, hindi mauubos yan. Palaging meron. And thank God, may trabaho tayo. Grabe ka naman, Miss Tess. Ayan, yung mga ganon. Siyempre, you have to be thankful. Although, lalo na ngayon, they're looking to me kasi ang tagal ko na sa company. Parang ilan na lang kami. Parang dalawa na lang yata. Mm-mm. More than 20 years in service. Pero sabi nga nila, parang magkakilevel lang kami kasi daw
napaka-jolly ko. Kahit naman sa ushering eh, basta kahit saan ako, ano ako eh. Yun yung ano mo eh, yung aura mo, tita. Yun yung importante. Yes. Isa pang alam mo, Shek, yung mga sa opisina, pag may nangangailangan, alam mo yun, ako sanay na sanay ako sa ministry, ang tagal ko na rin. And then, pag halimbawa may ano, may collection, may nangailangan, or something na mga ngayon to. At ako daw ang unang-unang nagbibigay. Yung mga ganon. Kasi sabi ko, lagi kong sinasabi, you know, sabi ko, mas maganda yung ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang bibigyan. Palagi kong sinasabi sa mga kasama ko. Talagang alam ko na ginagamit ako ng Panginoon. Ang ganda, daming matututunan sa sinabi mo, tita. Unang tanong ko pa lang yun. And then nga, pagiging cheerful giver at chill lang tayo sa trabaho, no? Yeah. Reminder. Kayon, tita, may istorya ka ba ng patutuon ng Diyos sa iyong buhay dyan sa kasalukuyan mong place of work? Alam ko marami, no? Pero kung pipili lang tayo, tita. Yeah. Okay. Sa amin sa company, pag 60 ka na, end of contract ka na. Tapos nabibigay na yung ano mo, retirement mo, hindi ka na mag-work. Eh ako, inofferan ako. Ma'am, sabi niya, kaya mo pa naman magtrabaho eh. Oo naman, sir. Sabi ko ganun. Sige, ma'am, i-extend kita. Anyway, sabi ko, nag-aaral pa si Kate. So, sige lang. So, natapos yung 1 year. And then, inofferan na naman ako kung gusto ko pa. Kasi, nakikita kasi nila yung dedication ko, Shek. Kung paano mag-work. Paano ako makitungo sa mga kliyente, which is yun ang bread and butter namin sa company. Yung may kliyente ka, maganda pakikiusap mo, pakikitungo, yung mga ganon. Okay. Yun, isa yan sa mga ano ko, patutuo ko. Yun nga yung nasabi ko sa iyo kanina. If you remember 9/11, yes. Sa New York, yung Twin Tower, yes. At pinasabog, yun ang main office namin. So we have a lot of colleagues na nawala during that time. Oh. So the whole company nag-email blast sa lahat ng countries. Kung ano yung pwede mong maitulong. So syempre, alam mo yung family ng mga yon, I gave my donation to HR. Sabi ko, mas maganda yung nagtayo ang magbibigay ng tulong sa kanila kaysa tayo ang bigyan dito. To be a blessing. Yes, yun palagi kong inaano. Yun ang prinsipyo ko. Para ma-bless ka, share your blessing. Correct. Yung mga kasi ano eh, pag ganito daw tayo, pag hawak na hawak tayo sa blessing, hindi na tayo makaka-receive, di ba? Kasi na correct. May sikreto ako. Para hindi ka maubusan, give tithes. 10% of your income, give it to the Lord. Give it to Him. Ako, bago ko gumastos ng aking kinita, tatanggalin ko muna yung para sa Kanya. Kahit papano, meron pa akong nasisave. Sa SSS, attorney. Sa PhilHealth, malaki. Mas malaki pa nga. Iba pa yun. Diba? Oo. Kung ano yung matira, ipagkakasya ng Panginoon yan. Yes, nauubusan ka, pero may darating, Shek. Totoo. Yun ang sinasabi ko sa kanila, sa aking mga office mates. Kaya pala, sabing ganun. Yung mga ganun. Kaya naman nun, tita. Yeah. Dahil ano, medyo bitin na tayo sa oras, tita, no? May tatanong lang ako, bakit importante ba ang maging magandang ehemplo sa mga katrabaho? Pwede naman sabihin namin, lalo yung mga kabataan, pupunta lang ako para sa sweldo. Wala na akong pakialam sa iba. Ano ba yan, tita? Talagang, malaking bagay yan. Alam mo, malaking bagay yung tinitingnan ka. Actually nga, sabi nga nung isang bago sa amin, idol kita, mistress. Ano ka, idol? Sabi ko ganun. Kasi, kung ano ang meron ako, Shek, sinishare ko, kung anong knowledge ko, ishare mo kung anong meron ka. Tinuturoan ko. Tinuturo ko on how gawin o makipatungo sa mga kliyente. Kapag kliyente mo, alagaan mo yan, tumulong ka sa ibang. Kung ano yung kaya mong itulong. Hey, ready to serve. Itulong ka. Yes. Kaya sabi sa akin nung naituro ko yung sistema kung paano mag-handle, sabi nga nung kasama, alam mo, Mrs., parang ikaw lang may records ng ganyan. Ganyan kalinis. Titingnan ko lang ang records ko, nandyan lahat. Kapag may tinanong yan, kahit ano, masasagot mo kagad. Hindi yung balikan kita bukas, bali magtatanong ako. Kasi trabaho mo yan eh. Ikaw ang nag-aalaga niyan eh. So, alam mo lahat pasikot-sikot. So, yung sistema ko, tsaka way ng pagtatrabaho ko, tinuturo ko. In everything, give thanks. Sabi ko nga sa kanila. At tsaka lahat ng ginagawa ko, pinagdadasal ko yan. Sabi ko, bago ako humarap sa aking laptop in the morning, pa-pray muna ako. Apo. Kung yung priority ko, pakita sa akin ng Panginoon. Yun. Kaya talaga importante yung maganda kang ehemplo sa mga kapwa mo. Yes. Kasi lalo na ang tagal ko sa company,
iba yung tingin na sa akin kaysa sa mga bago. Totoo, totoo. Ang dami na siksik, liglig at tumaapaw ang session natin ngayong hapon na to, Tita Tess, no? Alam ko marami ang maraming natutunan ang ating mga tagapakinig ngayong hapon na to. Maraming salamat, Tita Tess. Ako ang babaunin ko doon, no? Sa dami, in everything, give thanks. In everything, before you start working, no? Pray to the Lord na mapakita niya kung ano yung ipaprioritize mo. Maraming salamat ulit, Tita Tess. God bless Thank you, Rachel. Sana maraming natutunan yung mga ating mga taga. So, bye-bye, tagapakinig. For sure yan, Tita. Ito po muli si Shekinah. Tandaan niyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Thank you very much, Shek Handayan, at ang ating interviewee na Sister Tess Cattrall. I believe na marami kayong natutunan, marami kaming natutunan sa testimony ni Sister Tess. You know what? Isang kwento lang about Sister Tess. Nagkita kami niyan isang beses sa BGC, sa Bonifacio Global City. I think I was on an errand and then nagkita kami dun sa street. And you know what? Sabi niya, nakakatuwa naman na nagkita tayo of all places. Oo. Nagkita kasi parang kakatapos lang niya ng kanyang meeting or business presentation. And then, ang nabanggit lang niya is, free ka ba? Uh-huh. Libre ka ba? Gusto mo mag-snack? Uh-huh. O, di kumain kami. At alam mo, napagkwentuhan namin. Oo, nagkwentuhan kami at kinamusta niya ako. Kamusta yung pamilya ko? Kamusta na yung mga bata? Ganyan. And you know what? Hindi ko na maalala kung ano yung pinag-usapan namin. Pero ang naalala ko is yung heart niya na inimbitan niya ako at kinamusta niya ako. She wanted to spend time with me and to show me the love of God. Yes. Yun. Ganun din yung pagkakakilala ko kay Sister Tess. She loves reaching out. Yes. So, pag meron tayong encounter, ako, yung mga during yung times na na-encounter ko siya, she's always parang willing to share her story about how good the Lord is to her. So, ganun din yung mga na-share niya sa pananaw, yung pagiging patutuon niya, pagiging patutuon ng Diyos sa trabaho niya, kung nasaan man siya. Mm-mm. So, dapat ganun din tayo. Mm-mm. Kahit saan man. Minsan, mapapansin mo na lang may dadalhin ng Panginoon sa'yo, isang tao. Mami-meet natin sa paaralan or sa workplace natin, sa office or anywhere. Diba? Let's be sensitive. Oo. Na baka yun ang, yung tao na yun, yun ang gustong tulungan ng Panginoon through you. Yeah. Grab that opportunity to reach out, to be to be a witness. Diba? Maraming paraan para maging witness diba? Isa na yan yung pagiging estudyante natin or yung pagiging nasa work tayo. So grab natin yung opportunity na yan to minister. Oo. Ngayon naman, pakinggan natin si Master JC Hudloman. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw nito ay pinamagatang serbisyong totoo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito ay isang munting saludo lamang sa mga manggagawa ng gawain niya. Sana magustuhan niyo. Nabanggit ko na to noon na ako'y naninilbihan bilang sakristan. At di naman siguro katakataka na isa rin ako sa mga nagsasanay at nagtuturo sa kanila dahil isa rin naman ako sa mga nakatatanda. At sa tuwing dadako kami sa paksa ng aming pagtindig at pagkilos, hindi lamang nililina kundi binibigyang diin na hindi lang to para sa kanila o sa amin, kundi para sa Diyos. At nakakatuwa sa tuwing may batang mausisa na tatanungin, paano naging para sa Diyos ang aking pagkilos, minamatsyagan at minamarkahan niya ba ako? Kapatid, isang dakilang karangalan ang mga paglingkod sa Diyos. Sa tuwing ikay nagsisilbi, sinasalamin mo ang kalwalhatian ng Panginoon. Ikay nagiging halimbawa at ehemplo ng pananampalataya mo dahil nasasaksihan ng ibang tao ang Panginoong pinagsisilbihan mo. Kaya't sa tuwing isasagawa mo ang trabaho ng simbahan, tandaan mo kung sino ang iyong kinakatawan. Kahit ano pa ang iyong ginagawa, paglilinis, pag-ensayo, pagkanta o pakikipagkapwa, kahit gaano pa ito kadalang o kadalas, aminin mo, sulit ang pagod, ang pawis at ang oras. At kahit wala mang bayad ang ginagawa mo, walang sweldo, alam mong nabiyayaan at mabibiyayaan ka din dahil ang gawain ng Panginoon ay ang mabiyayaan ng iba.
Ngayon, hindi ko naman kayo inoobligang sumali sa kahit anong samahan para maglingkod. Sa katunayan, maaari mo pa rin namang isagawa ang mga gawain ng mag-isa. Mas madali nga lang talaga pag may mga kasama. Pero kung dahil sa munting piyesang ito, ang puso mo ay hinimog at meron namang nag-iimbita o nag-aalok. Baka nga naman senyales na ito. Baka panahon na para ibahagi ang iyong mga talento. Pero huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo hindi pa oras talaga. Hindi naman ito ay katitigil ng pagdating ng biyaya. Walang kondisyon ang pagmamahal niya. At di hamak na mas maganda kung taus-puso ang iyong paninilbihan. Bukal sa kalooban, walang pilitan. Maraming salamat, Master JC, sa iyong pyesa para ngayon, no? Ang ganda na naman, no? Very relatable, very powerful na naman ang na-share ni Master JC ngayon. Yung pagiging, yung buhay natin na pagiging patotoo ng Diyos, na kahit wala pa tayong sinasabi, ano ba ang nakikita ng mga nasa paligid natin? Mm. Diba? Ang pagiging patotoo ng Diyos ay yung sa buhay na natin na nakikita nila, kita na nila kung sino ang Panginoon. Mm-hmm. Diba? Kaya nga, yung sinasabi niya na dapat aralin natin, kahit na hindi natin alam talaga yung Bible verse, eksaktong Bible verse, pero yung relationship natin sa Panginoon, kung nandyan yan, lalabas at lalabas yan sa buhay natin, sa pinapakita natin, sa mga activities natin, sa mga pinipili nating hobbies, sa mga paano natin ginugugol ang ating panahon, 'di ba? Kung saan natin nilalagay ang sarili natin. Yes. Mm-hmm. Oo. 'Di ba nga sabi nga, they will know we are Christians by our love. Yes. Hindi sa mga matalinghaga nating mga salita, 'di ba? Or kung gaano natin ka alam yung mga scriptures, 'di ba? Pero dun sa pamumuhay natin, paano ba tayo nagre-reach out or nagmi-minister sa mga tao sa paligid natin? Oo, kailangan talaga maging available tayo. Yes. Yan ang isang word na top of my mind, na kapag pag gusto mo maging patotoo, actually minsan hindi natin gusto, pero actually responsibility natin 'yon. Bilang mga Kristiyano, tayo dapat maging saksi sa kabutihan ng Panginoon. Mm-hmm. At we need to be available anytime that the Lord asks us to. So ngayon naman, pakinggan natin from Holy Society of King David ang awiting We Will Stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He Maraming salamat, Holy Society of King David, para sa inyong awitin na We Will Stand. O, lagi ko naalala, pag kinakanta itong awitin na to sa simbahan, kailangan holding hands. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Diba? O, take your brother or sister by the hand. Yan ang promise ng Panginoon sa atin dahil pinadala niya ang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. Diba? Mm-hmm. Tayo din, kailangan, we are sent out. Diba? We are called, we are sent out to be a witness. Na hawakan natin ang ating mga brother or sister. Mm-hmm. Lalo na yung mga nangangailangan ng ating tulong. Yes. Yan. Hindi yung ating judgment.
Oo, dapat maging sensitive tayo sa pangangailangan ng mga kasama natin sa trabaho o yung mga kasama natin sa paaralan. Oo, minsan, 'di ba? Minsan loko-loko eh, 'di ba? Yung yung pinaka malokong tao sa ano, sa office or sa paaralan, minsan yun ang may pinaka malalim o mabigat na pinagdadaanan. So dapat maging sensitive po tayo. Kayo, meron ba kayong kwentong patotoo ng Diyos sa inyong mga kaklase at katrabaho? Share nyo naman sa amin. Pwede nyo i-message sa amin or pwede rin kayo mag-comment ngayon. So again, no, remind natin sila, like and share our Facebook page, Kape, Kwento at Kaalaman. Meron din tayong Instagram, Kape, Kwento at Kaalaman. Oo. And if you need prayer and counseling, okay, just send us a direct message or pwede nyo kaming i-message sa Viber, 0960-392-4929. Yan. Babalik ang KKK. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechco.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechco.com. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman, kasama sina Kuya Richie at Ate Chat, tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Welcome back to Kape, Kwento at Kaalaman. Kamusta po ang inyong kape? Yan. Mm-hmm. Meron kaming acronym for kape, which is Kausapin ang Panginoon every day. O hindi lang tuwing Sabado, ha? O of course, tuwing Sabado ang KKK. Pero every day po, let us seek God with all our hearts. Mm-hmm. Kahit kung gaano tayo kadalas magkape. Yes. Dapat ganun din tayo. Din, kadalas. Even more. Ang pag-spend natin ng time sa Panginoon. Oo. And also, since we're on the topic, no? Ate Lala, ng pagiging patotoo ng Diyos sa mga kaklase at mga katrabaho. Naalala ko lang, nung ako'y isang preschool teacher. Mm-hmm. Sa Integro, yan, sa Integro, sa Sacred Heart School, sa Shangri-La. Naalala ko na every time na in the morning, magkakaroon kami ng prayer. Mm-hmm. Prayer before working. Mm-hmm. Ayun. And talagang namulat ako dun sa yung sa importance ng prayer. Bago ka magtrabaho, bago ka mag-aral, talagang put God first. Yes. Ganon. And He will order your ways aright. Kasi kung unang-una pa lang, start pa lang ng day mo, binigay mo na kay Lord lahat ng worries mo, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng mga iniisip mo, nandun siya to guide you. Nandun ka na sa right mindset. Totoo yan. Oo. At ano rin yan eh, hindi mo rin yan ginagawa para sa'yo lang. Kasi pag nakikita, lalo na yung mga katrabaho mo or yung mga kaklase mo, sa mga estudyante, no? Pag nakikita nila kung paano ka makipag-usap sa Panginoon, nagiging reminder din yan sa kanila eh. Parang nakakahawa ba? Parang gusto ko, lagi siyang masaya or parang lagi siyang nakangiti, parang gusto ko rin maging ganyan. At makikita nila yan sa mga ginagawa natin. Mm-hmm. Siguro dahil lagi siya nagdadasal bago magtrabaho, 'di ba? So, yan isang paraan yan sa kung paano tayo maging patotoo ng Diyos sa kung nasaan man tayo, kung ano yung mga ginagawa natin. Nahahawa yung mga tao sa paligid natin. Oo, talaga, joy. The joy of the Lord is our strength and joy is very contagious. Mm-hmm. Diba? Nakakahawa yung masayahin na tao kasi. Oo. Diba? Parang pag may kasama kang masayang tao, hindi ka matutuloy sa yung malungkot, ganyan. Oo. At saka kayo din, diba? Kung nung
sa work, 'di ba? Sino 'yung mga gusto niyo laging kasama? 'Di ba 'yung mga masaya? Oh. Ay, kasama 'yung mga laging malungkot or 'yung mga puro reklamo, mm-hmm. 'yung parang 'yun nga 'yung nagko-complain na nagko-complain. Mas gusto niyo kasama 'yung masayahin. Oo. Pero syempre, alam natin na kapag meron na nga yung na may nakikita tayo, nami-meet tayo na kaklase natin or katrabaho natin na medyo malungkot, yun na yun, signal na yun na baka nga kailangan niya ng word from the Lord, ng salita ng Diyos. So ngayon naman, pag-uusapan ni Doc Grace ang obesity and cardiac-related illness. Makasama niya si Dr. Joanne Macheca sa kanyang lecture na ito. Pakinggan ang obesity and cardiac-related illness. Magandang hapon mga kaakibat. Nandito na naman tayo ngayon sa Dunong Tulong Pangkalusugan. At meron kaming very special na offer sa inyong lahat. So magkakaroon tayo ng webinar series tungkol sa obesity at mahahapyawan din natin yung konsepto ng cardio-related illnesses. And again, makakasama naman natin ang isa sa aking mga mabubuting kaibigan at mabubuting doktor. Actually, nag-lecture na rin siya before, no, about sa mga musculoskeletal diseases and ergonomics. So, ang makakasama natin para sa webinar series na ito ay si Dr. Joanne Macheca. Hi, Ate Doc! Hello po, mga tagapakinig at tagapanood ng Kape, Kwento at Kalaman, lalo na po ng Dunong Tulong Program. So, ako po si Dr. Macheca po uli. At ngayong araw ay aking pong tatalakayin ang obesity at ang cardio-related illness. So, pwede na po tayo mag-start. Let's go, Doc. Take it away. Okay. So, magbibigay lang po ako ng awareness lecture about obesity at cardio-related illness. So, as an overview po ng ating tatalakayin, i-discuss ko po kung ano yung definition ng obesity at overweight, ano po yung mga pwede maging epekto po nito sa ating katawan, ganun din po yung mga pwede maging sintomas o maramdaman ng ating mga pasyente na nag-a-under po sa overweight or obesity classifications, at ang pinaka-importante po ay kung paano po natin siya matitreat at mape-prevent. So, let's proceed. So, bigyan ko lang po kayo ng overview kung ano po ba yung nagiging trend ng obesity at overweight dito po sa Pilipinas. So, according po sa FNRI noong 2019, ang Pilipinas po ay nagtala ng 36.6% ng mga Filipinos na ages 20 years old and above na nag-a-under po ng overweight or obesity classifications. So, nag-equivalent po ito into almost 27 million Filipinos po ang mga obese na po or mga overweight. So, since dumaan po tayo sa pandemic, marami po sa atin ang nag-work from home or nag-stay sa bahay po natin. And less po yung mga activities or physical activities. So, malamang po ay mataas po ang chance na tumaas pa po ang trend po na ito. So, dahil po dito, obesity is now a global epidemic. So, ibig sabihin po, ang obesity ay isang health risk na existing na po sa buong mundo. Dati po kasi, ang obesity ay common lang po sa mga first class or high income countries. Pero ngayon po, ang obesity ay nag-exist na po as a health risk sa mga middle and low income countries katulad po ng Pilipinas. So, kahit sino po sa buong mundo ay pwede na pong magkaroon ng kaso ng obesity. So, ano po ba itong overweight or obesity na tinatawag? So, it is defined as a weight that is higher than what is considered healthy for a given height. So, ang ibig sabihin po nito, kung ang inyo pong timbang ay mas mataas sa kung ano yung pinaka-considered po na healthy doon po sa inyong tangkad. So, ibig sabihin po, kung ang inyo pong timbang ay mas mabigat, na dapat ay hindi yun yung dapat na inyong timbang sa inyo pong given na height, yun po ay tinatawag na po na overweight or obesity. So Doc, paano ba natin malalaman kung overweight or obese po ba ako? So meron po tayong tinatawag na body mass index or yung ginagamit po namin na screening tool for overweight and obesity. So paano po ba natin malalaman tong BMI po natin?
So, meron po tayong formula. Ang BMI is equivalent to your weight in kilogram and your divide it to your height in meter squared. So, magtitimbang po kayo at alamin niyo po yung inyo pong height and then you just have to divide it. So, once na ma-divide na po yun, dito na po papasok yung tinatawag natin na BMI classification. So, since nasa Asia po tayo, ang gagamitin po natin na classification is under the WHO Asian BMI classifications. So, once na di-divide yun na yung inyong weight at yung height, kung ang inyo pong BMI ay is less than 18.5, you are considered underweight. Kapag ang inyo naman pong BMI is nasa 18.5 to 22.9, nasa normal range po kayo. So, yun po yung pinaka-normal or yung healthy na BMI. Kapag ang inyo naman pong BMI lumabas na 23 to 24.9, that is already considered overweight. And if it is more than 25 or hanggang more than 30, nag-under na po siya ng obese 1 and obese 2. So, yun po yung ating BMI. So, meron pa po tayong another na ginagamit na screening tool na mas sinasabi po nila ay mas accurate kasi mas na susukat po natin kung tama ba talaga yung bigat or yung laman na meron po tayo sa ating katawan. So, dito po pumapasok yung waist to hip ratio na tinatawag. So, itong waist to hip ratio, kailangan nyo lang po ay measuring tape. So, i-measure nyo lang po yung inyong waist circumference at yung inyong hip circumference. So, katulad po ng BMI, i-divide nyo lang po siya. So, pag meron na po kayong naging result dun sa pag inyong divide, kapag ang inyong pong waist to hip ratio is more than 0.95 para sa mga lalaki and 0.85 para sa mga babae. If it is more than that is already considered as an apple shape. So, dito po papasok yung two different types of body shape. Yung apple shape and your pear shape. So, if it is more than, ulitin ko na po, if it is more than 0.95 para sa lalaki at 0.85 para sa babae, that is already considered apple shape. So, ano po ba itong apple shape? Ang apple shape, ito po yung mga at risk or mas prone po sa mga health-related na mga weight-related health problems. Kasi yung visceral fat mo is mas madami above your waist in compared dun sa tinatawag naman natin na pear shape na kung saan mas less ang visceral fat and mas below yung dami ng laman or yung nagtaba below your waist. So, may kita po dito sa slide. If it is more than 0.95 and 0.85, you are at risk or more prone for heart disease. So, ang healthy range dapat is less than 0.85 for female and less than 0.95 for male. So, yun po yung waist to hip ratio na tinatawag. So, ano po ba yung nagkakos ng obesity or ng overweight, doc? So, bukod po sa genetics, marami pa pong external factors or environmental factors po na tinatawag. So, unang-una na po dito is yung sa ating pong pagkain. So, more than 80% ng mga overweight or obese have high calorie foods or yung mas madami po yung kinakain nila ng mga fast foods or mga processed foods katulad ng mga hamburgers, fries, mga cakes or mga soft drinks. And then second, meron din po tayong madalas na sedentary lifestyle na kapag nasa bahay, mas preferred natin na nakahiga na lang or nakaupo na lang sa sofa na wala na po tayong ina-exert na physical activities. So, isa rin po yung factor kaya po tayo nag-weight gain. And then for females, meron po tayong tinatawag na midlife weight gain na pumapatak siya for 30s to 40s and above na meron po talagang hormonal na bumibigat po yung isa pong babae. And then for other medical conditions, meron din po yung iba ay merong hypothyroidism na nagkakos po ng weight gain na hindi po natin sinasadya. It is
due to our meron pong existing na thyroid conditions na mas maganda na ipacheck po natin sa ating mga doktor. And then, nabanggit ko nga po, heredity. And yung last is yung usage of drugs as a parang side effect po ng pag-intake po ng mga gamot na yun. Other than that, katulad po naman nabanggit ko, mas bumababa po kasi yung ating mga activities katulad ng walking, aerobic physical activity, yung mga foods containing dietary fiber, mas mababa yung mga Mediterranean type dietary pattern natin, and yung ibang mga mothers is mas mababa yung time nila na magpa-breastfeed. Ang nangyayari naman, tumataas yung time natin to eat Western foods, fast foods, more screen time for adults and children, and yung intake po natin ng mga sugar sweetened drinks, katulad po ng mga soft drinks. So ito po yung mga ilan lang po sa mga common causes ng weight gain, ng overweight and obesity. So ano po ba yung mga sintomas ng mga pasyente na nag-under po ng overweight or obesity? So unang-una po, pwede po silang maka-experience ng breathlessness. Yung iba po, unang tatlong hakbang pa lang sa hagdan, ay hinihingal na po sila. So yun po yung isa sa mga sintomas nila. Pangalawa, pwede rin po silang magkaroon ng increased sweating or lagi po silang pinagpapawisan na kahit onting galaw lang nila, pinagpapawisan na po sila. Mayroon ding kaso ng mga snoring or yung lagi pong humihilik pag natutulog na nahihirapan po silang, tendency po kasi noon ay nahihirapan silang huminga habang natutulog po sila. So, ang way ng katawan natin is nag-snore na lang siya. And then, mayroon din pong difficulty doing physical activity na dahil nga po sa bigat ng katawan natin, yung kahit yung mga simpleng physical activities ay hirap na po silang gawin. Mayroon din pong often feeling tired katulad po nung sa epekto rin nung sa snoring. If hindi ka nakakatulog na maayos, kinabukasan, ang pakiramdam niyo po ay parang pagod pa rin po kayo o hindi kayo nakapagpahinga throughout the night. And then you can also experience joint and back pain dahil po sa bigat ng katawan natin, katulad ng sa above the waist na nabanggit ko, yung bigat kasi po niya, ang nag-absorb po nun or yung nakakaramdam nun ay yung mga joints po natin sa baba. So, yung mga pasyente, ang madalas nilang dinadaing ay sumasakit po yung likod ko or yung balakang ko or di kaya yung mga tuhod na hindi nila alam, pwede pong epekto po yun ng masyadong mabigat po yung timbang nila para sa katawan po nila. And then lastly is they can have a low confidence and self-esteem. So madalas po ito sa mga adolescent na or sa mga adults na naka-experience ng low self-esteem or yung mababa po yung tingin nila sa sarili nila dahil nako-compare po nila yung sarili nila sa mga kasama nila or mga katrabaho nila. So yun po yung mga pwede po maging signs and symptoms po ng obesity and overweight. Thank you so much, Doc Grace and Doc Joanne Macheca, sa very informative webinar series on obesity and cardiac-related illness. Oh, yan. Very important, ha, na pag may kinakamusta tayo, kung gusto nating maging patotoo ng Diyos sa ating mga kaklase at katrabaho, huwag naman nating simulan ng, uy, tumataba ka. Ang ganun, di ba? Hindi maganda yung ganun. Di ba, maging ano tayo, tactful, maging courteous tayo. Kasi hindi natin alam na yung ganong klaseng kondisyon, di ba, mahirap yun para dun sa taong nagdadala ng, yun nga, yung ganong kondisyon na it's obesity nga. Mm-hmm. Na it's a condition. Yes. And marami talagang risk factors kapag when we are obese. Mm-hmm. So, important nga ang consistency
importante na may right diet, tapos mag-exercise. Saka tamang oras ng tulog. Tulog, oo. So, it's all a balance of different factors. Pero let us be, let's be kind. Yes. Let's be kind, lalo na dun sa mga taong nakaka-experience ng ganitong condition. Mm-hmm. Ngayon naman, pakinggan natin si Deacon William Usores ng ating CEC Church of St. Andrew, Muntinlupa, para sa kanyang reflection. Give thanks to our Lord, our King, who leads us in this life. Good day, I am Deacon William Usores, CEC Parish Church of St. Andrew, City of Muntinlupa. Para sa episode ng KKK, Kape, Kwento at Kaalaman, our scripture focus is 1 Thessalonians 3:2. And we sent Timothy, our brother and God's fellow worker in the gospel of Christ, to strengthen and encourage you for the benefit of your faith. Have you ever experienced a moment or moments in your life where you know you're doing good, if not doing great in what you do, and somehow, and someone, a parent, a sibling, a guardian, a classmate, or a coworker cheers you up? Ito ang nangyari sa Thessalonica, where the Thessalonians were doing well in faith and in love. They received Paul, Silvanus, and Timothy well. They turned to God from idols to serve a living and true God. And they accepted God's message, not as the word of the men, but for what it really is, the word of God. Paul sent Timothy to cheer on the church of Thessalonica, to be strengthened and to be encouraged as to their faith. And God is that. He meets us where our faith is. I was part of a gang in high school with all the porma, the hand signs, the gangster hand signs. The group were comprised of alpha male of the batch, a star player sa basketball, brusko at makabasag ulo pero magaling sa mathematics. Most of them were my bullies at classmate ko sila since nursery kinder. They verified kung gusto ko talaga sila maging kaibigan and I said yes. For some weird reason, itong mga ito pumayag na sumali sa Youth for Mary and Christ. Yung alpha male nila ay inassigned forcibly to be accountable to the gangster. And kailangan ng kahalili kaya isinama ko. Yung may isang classmate ka na pag nalaman ang pangalan mo at kilala nilang nanay mo, papayagan ka, ako po yun. So, pumayag po mga magulang. Kasama po sila. Every first Friday of the month, the cool gangster would go to Santa Rosario Church in Pasig for an overnight praise and worship kasama ng iba pang kalalakihan ng public school sa Metro Manila to pray and sing worship songs for the Lord. Although sometimes ando kami for the free food and the overflowing kapimbarako. Napaaway kami, nagkaroon kami ng infraction sa school to the point na nasuspend kami. Fast forward. Now that we are old, notwithstanding the long, arduous, and unthinkable journey, I now have a degree in law, and I am now a deacon. Itong mga tropa ko, from time to time, would call up and then ask for legal advice, and they asked me to pray for them, especially sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, at sa mga balakin sa buhay. I realize now, 20 to 25 years later, that God, through my high school classmates, are cheering me on, adding strength and encouragement of what goodness and kindness seeded way back will result and grow to further faithfulness. I encourage you, my brethren at CEC, members of the clergy, lay, or kahit ikaw na first time nanonood nito at nakikinig nito, looking at one vision of a victorious church who accepted Christ and moving to know Him and make Him known. Laban, any affliction, tribulation, challenges, state of being alone is one decision away from being delivered from it. It's not an instant fix, but a gradual, developing, and progressive state of being faithful, of finding peace, which is Christ Jesus.
For God will meet us where our faith is, and we will recognize that He is cheering us on. So let us live, love, endure, and persevere in Christ. Amen. Maraming salamat, Deacon William Usores, mm-hmm, from our Church of St. Andrew in Muntinlupa. Alam mo yung favorite ko sa sinabi niya? Mm. Sinulat ko talaga eh. Yeah. Any challenge is one decision away from being delivered from it. Yeah. So, ibig sabihin, true, lahat ng mga pinagdadaanan natin, kahit mga yung mga hindi masyado magandang pinagdadaanan natin, when we go through it, ibig sabihin, isang step yan towards, you know, overcoming yes, it. Yes. Diba? Mm-mm. So, ibig sabihin, when we go through struggles, nandyan si Lord para to cheer us on. No, hindi naman niya tayo pinababayaan. Mm-mm. Diba? Nandyan siya para to help us overcome whatever we are going through. Oh, and ang galing kasi napunta siya sa isang gang, barkada, na nag-serve sa Panginoon. Yes. Hindi nila alam na yun pala yung way ng Panginoon, mm-hmm, para mas mapalapit sila sa Panginoon. And after 25 years, mm-hmm, siya pa rin ang pinupuntahan para sa legal advice and prayer. Imagine mo yun, ganun yung impact niya doon sa mga kaklase. Oh, yan nga yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Mm-hmm. Paano ba tayo nakikita ng mga naging kasama natin, mm-hmm, sa work or sa paaralan, di ba? Nakikita ba nila tayo as bad influence or as good, mm-mm, influence. Oo. Diba? Even after so many years, mm-mm, yun yung naging impact niya sa mga naging kasama niya. Oo. So, yun, pag-isipan po natin yan. Eh, mag-reflect po tayo, pag nilay-nilayan po natin, paano ba natin gusto makita tayo ng mga kasama natin sa ating workplace, sa ating office, sa ating schools, okay? Ano yung gusto nating impact na ma-create, mm-hmm, diba? We want to make a difference. Dahil tayo yung mga mananampalataya, we have to show our faith. Yes. We have to be able to share. Yung kagaya sinabi ni Master JC kanina, yung bahaging ibinabahagi natin, ibahagi natin ang buhay natin. Ibahagi, mm-hmm, natin yung buhay natin kay Kristo. Yes. Yan. So, we've come to the end of our episode. Ang bilis ng oras talaga. We'd like to thank all of you, lahat ng mga nakikinig noon at sumusubaybay sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayong linggo or meron kayong concern, yan, or meron kayong testimony, share nyo naman po sa amin, yes, para baka one of these days we can share it also dito sa KKK. Mm-hmm. And marami tayo palang babatiin, no? Yes, meron tayong mga babatiin. Oh, of course! Happy birthday, Sister Raquel Macaga. Mm-hmm. Happy birthday, Edith Abrio. Nanay Edith. And of course, Chona Estelier. Happy birthday! And Miss Nasha Season. Yes, and also General Rudy Maghibay. And Ivan Davis. At happy birthday sa inyong lahat. And of course, hindi magtatapos ang ating KKK episode without sharing itong magandang fundraising activity natin, yes, ng Build for Life. Mm-mm. It's a golf tournament hatid sa inyo ng Build for Life Foundation. So sa lahat ng mga golf enthusiasts, yes. And so for those who want to donate or sponsor golf tournaments, meron tayong golf tournament on December 7, 2023 sa Hollow Ridge Filipinas Golf in San Pedro, Laguna. Kung if you're interested, just contact Leo Santos at 0905-991-1252 at Deacon Sherwin Torres 0932-215-0461. Yes, abangan nyo yan. Mm-hmm. So, Ate Chat, next week, meron na naman tayong magandang topic. Mm-hmm. Pagiging patotoo ng Diyos sa komunidad. Yan. Ay, gustong-gusto ko yan. Mm-hmm. Oo. So, wala na, meron pa bang announcements, Ate Lana? Wala na for now, but... Pero ako, gusto ko lang batiin. Ay! Shout out pa kay Kuya Richie. Of course! Diba?
Happy anniversary, Kuya Richie and Ate Chat. Okay, bye. Ako po si Ate Chat. Ako naman si Ate Lala. At kami po ang inyong host for Kape, Kwento at Kaalaman. We'll see you next week. God bless! Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon.